Hello, maganda. Okay. Okay. Chocolate, yun, ang ganda. Parang okay ni Vice. May chocolate. Oh, bakit basa si bakla? Eh, naulanan yeah. Kanina. Hindi mo ganang shadow, ha? In fairness, hindi niya masyadong gusto yung nababasa siya. Uh-huh. Ayan, katulad doon nung unang araw dito, nung nilagak si chocolate dito, walang gustong mauna sa aming sumilip. Ganun din sa pagsasalita tonight, walang gustong maiwan. Kaya sabay-sabay kami tatlo. Na-victim si Pokey, kaya mag-isa siya nagsalita kanina. At saka mas malapit kasi silang dalawa, so mas marami siyang hinding kwento. Oo. Eh, yun. So may ano, ayaw mo kasi may sila mag-isa? Walang may gusto sa aming mag-solo kasi may hirapan kami magsalita dahil sa totoong buhay ho, wala kaming maalalang medyo magandang pwedeng sabihin kay Chocolate. Ang hirap magpanggap na porkit patay siya, pupulihin natin siya. Eh, kasi sabay-sabay na tayo mga etchos. Kasi siya rin naman laging na sinasabihan na walang maganda sa inyo. Kahit sa picture, walang maganda. Yun ang laging sinasabi. Pero to be fair, unang gabi, nung pagpasok ko namin dito, sabay-sabay kaming sumilip, sabi ko talaga, in fairness kay Chocolate, kung kailan patay na siya, mas fresh siya kaysa nung nabubuhay siya. Mas maganda yung makeup niya ngayon, kumapit. Kasi nung buhay siya, hindi talaga kumakapit ang makeup niya, ang layo sa mukha. Palitada po sa ginagamit. Pero dito, kapit na kapit. Kaya pinag-makeup po sa kanya, foundation yung kabila, yung kanan, yung kabila rosary. Ayan, it's mama. Victim ka kanina. Ito lagi niyo kong binibiktima. Hindi mo na sa lamplay natin ginawa. Noon ang araw, noon ang gabi, binibiktim din namin siya. Sabi niya, pasok sa sabay tayo. Magpasok namin. Ito gago, sinarapin din. Hinula ko siya, tapos nila ko yung pinta si bakla ng hysterical. Pagliko ko lang, sinuntap ko sa dito, sinagulo kayo. Okay. Sino ba yung pinakaunang naging katrabaho sa atin ni Chocolate? Si Kamay. Oh, 1993. Kasi kasabay ko siya eh. Siya yung pinaka, I think, kasabay ko sa Singalong. Sa Comedy Bar. Diyan siya sa ano, diyan siya sa... Ang na rin pala. I know, right? At least yung sinungaling tong ng baklang to. 1972 daw siya, baklang to. Kaya sa kamatayan, sinungaling, nalaman lang namin nung isang nalaman ano, namin yung nakalagay. Oo. Akala may itsurang ganyan, may showbiz age. Kasi showbiz age daw siya. Tapos sabi namin, ha? 2 years lang may pinagkaiba, parang wala rin naman. Kasama ko siya, ako siya, siya po ay nasa music box, ako naman sa Malate. Oo. So, buntis din ako, nakakalimutan kasi 22 years old na ako. Lalang din natin. Oo, tawa ako ng tawa sa kanya. Kasi wala, ang bilis ng utak ni bakla eh, di ba? Yung panlalae, yung gano'n. Tapos lang yung sasabihin, sige, tawa. Sa kanya ko narinig mo gano'n, di ba yun? Tawang-tawa. So ano? Gusto mo ganito yung tsuro ng anak mo? In fairness, ang maalas yung dalawa ni Pokwang, no? Yung mga panahon nagbubuntis kayo, yung mga panahon malapit kayo sa kanya. Correct. Ikaw naman. Sino ba ako? So ako nauna, pakatakos. Kasi kami ni Pokwang halos magkasabay. Kaya ang tagal na ni Chocolate bago kami umabot ni Poo sa Comedy Bar. Tama. Noong mga panahon nasa library kami ni Poo, kasi di ba parang nung... before, parang merong QC comedians, merong Manila. Yan, ako Manila. Malate pa. Chapter. Parang chapter. O, parang sinasabi nila, ibang-iba daw yung mga komedyante sa QC sa mga komedyante sa Malate. Kasi yung mga komedyante sa QC, sila Chocolate yun, mga balahura daw yung mga bumanga. Oo, totoo. Sila yung mga nagmumura on stage, sila yung nagsasabi ng mga titi, pek-pek, kang-kang. Sa Malate, sa kay Adrian, bawal yun. Hindi kami pwedeng magsabi na yun. Pababain ka ng stage at sisikmuraan ka. Kaya nung mga panahon nagbabasos-bastos na kami, sinasabi, para ka ng taga-QC. You know? Kasi hindi na Chocolate ng QC comedians. Dahan-dahan naman din tayo nag-sentence. Sek, ako 22nd, ikaw sa... Laughline, punchline. Tapos nung nagkaroon na ng laughline, wala na tayong choice kundi maging QC comedians. Na-adapt namin yung comedy sinimulan nila Chocolate. Dahil sa balahuraan nga yung sa kanila, hindi kami pwedeng magpa-sweet kasi lalamunin kami ng mga bumanga nila Chocolate. Pero I must say, bago pa lang ako, magtunog na talaga yung pangalan ni Chocolate. Hanggang sa nagkaroon ako ng chance mag-perform at sa solo na ako, hanggang ngayon, naniniwala ako, si Chocolate ang isa sa pinakamagagaling na stand-up comedians. Kung napapanood nyo lang siya lately,
malayong-malayo na yon sa wala, performance wala. Na binibigay ni Chocolate ng mga 90s hanggang sa early 2000, malayo, walang nakakasabay kay Chocolate bukod sa walang gustong sumabay sa kanya. Simula nung walang gustong sumabay sa kanya at walang gustong sumulod sa kanyang gumamit. Oo, oh, kasi ang taas. At saka ang taas kasi ng iliwanan niya yan. Hirap sumla. Oo, ang tama. At saka yung bike, wala rin gustong gumamit. Walang gustong gumamit. Kasi natin isa ang mic lang naman talaga, di ba? Correct. Binababad po yung mic niya after gamitin. Meron sa kong karanasan, kung panahon na nagtatrabaho pa ako sa Music Box, siya nasa ano na, Laughline. Oh, Laughline. Kasi meron akong spot doon na kumakanta ako ng One Moment in Time. Wow! Tapos, oo, di ba? Ano ulit, ano yun? One Moment in Time. Hindi, yung kanta mismo. Yung! Kaya, okay. Dumalabas ako ng Music Box, pumunta ako sa island, sa Titanic. Dumaan siya, naka-taxi. Pasok naman ako sa taxi, pero kasi tuloy-tuloy yung kante. Pag iniikot lang na gano'n, tapos binabahan niya ako sa Music Box. Na kumakanta ka? Alam mo yung wireless? Wala na kasi daya na may boses ni Whitney. Exacto, pagbalik ng taxi, gago talaga siya. Yung mga naiisip ni Chocolate, sobrang ibang level ng kagaguhan. Alam mo kung saan akong pinakatawan-tawa, na hanggang may pagsindi, ganun po eh. Siguro I think, kaming apat, blessed din kami sa ganun eh. We are blessed with you, the gift of laughter, the humor, the wit. Pero si Choco talaga sa kanya eh. Ang hindi ko talaga makalimutan na umihi siya kakatawa. Hanggang kaya, kung maulit-ulit siya sabi, yung, balita ako nga eh. Tinanong ako minsan, kung nagparitoke daw ako. Sabi Chocolate to ah. Sabi niya, so ano? Ito, nagparitoke? Ang dati ako maganda, nag-trip lang. Ang nakakatawa ko kinukwento niya, pag nag-motorcade. Dati ako maganda, so trip ako, ayoko na, tamad na ako. Okay, nag-motorcade. Nung nauso yung ano, yung ABS-CBN TV Plus, di nag-motorcade. Sabi daw nung mag-asawa, may dumating na mga artista. Ay, ang ganda pala nitong, may mga naunang artista, ang ganda pala nitong artista ito sa personal. Tapos sabi ng asawa, eh kasi sabi sa'yo, bumili na tayo ng TV Plus para maganda yung reception. Ganda pala sa personal. Eh sa TV, hindi masyado. Tapos dumating si Chocolate. Sabi ng asawa daw, tapos sabi sa'yo, kala natin si Ranak yung TV natin. Sabi daw gano'n, na si Chocolate nagwawala. Pero, iba. Pero nagtatawanan lang yun. Eto. Ay, hindi ka makakalimutan ng chika niya, yung ano, yung pinanganak siya. Tapos iniwan sa incubator. 2 years old na, hindi pa rin siya pinukuha. Hanggang sa binigyan na siya ng address ng nurse, ng doktor, o uwi ka na. Daladala ron niya yung backpack na. Ganun daw siya yung tinapoy ng mga magulang. Pero syempre, ito naman po yung mga material lang. Alam mo natin yung mga material. Hindi, totoo din. At ito kasi yung pamilya, makasabihin hindi, ano? Hindi. Eh sabi niya, hindi daw siya sinundan. O kayo papatunay, sabi niya gano'n? Parang wala natatakot ako, baka biglang tumayo ko sa matuhan pa. Mahilig naman din manabunod. Hindi, sabi niya gano'n, di ba niya, naghiwalay rin pa yung nanay-tatay niya kasi nga nakita itsura niya. Tapos hindi daw siya sinundan. Pero di po totoo yan, ito po yung mga kapatid. Isa pang ano, funny na nakaranasan namin kasama siya, pagpunta kami ng Korea, so Korean Airlines. Ay, nakakatawa. Ayun. Kaso kailangan itong may ano, may muestra. Sige. Toko, tumaya ka. Ako yung attendant. Flight stewardess ka lang ano. Nanahimik kami. Okay. So business class, syempre, di ba? Ubo na. Kasi te-take off na, syempre, seatbelt. Kaharap namin yung mga ano, kuryalang ano. FA. May ganun kasi, di ba? Ano sa unang upuan kayo sa business class? Siya sa unahan kami. After namin, piloto na eh. Oo, correct. Ganun kami kasosyal. Ano? Ito na yung bilat na kuryana, baba na. Tahimik ang lahat. Si Bakla, andyan sa harapan. Sabi ng Chocolate, tao, bagay. Nagpinahihilo siya. Alam mo yung tao lang sa loob na, huwag tangin naman Chocolate! Yung Korean lang, kaganyan lang. Hindi, ang nakakatawa nun, oo, kasi alam mo sumasagot yung Korean, sabi ko. Ang gayari, nandito sa aeroplano. Bagay! Bagay! Sabi ko sa iyo, bakla talaga yung Chocolate! Yung gusto namin lumitin. Iba talaga si Chocolate. Taang ba to? Kung ikaw kasama niya nung araw na, takin na, di ba? Yung kaya, lumabatukan ko siya. Tao. Di ba? Lugar. Kaya nga ayaw kasama niya. Out of the blue. Hindi niya na
hindi ako bet kasabi niya baka kasi ayoko nang mainay, di ba? Sa amin kasi... Wow! Si Chocolate! Kailangan ulit si Mama! Ayoko kasi nang mainay, di ba? Huwag ka nang papagirl! Para kang pinakuluan lang. Ang sakit na yun. Talaga ba? Kung may love light. Ito sa amin. Sa amin. Hoy, asa na nga pala yung love light? Ay, nawala na lang. Pinuunang araw, kaya kami nagtatawanan. Actually, sakit. Di ba, nag-post yun, sabay-sabay tayo yung sumilip. Tapos nabasa ko yung mga comments, alam mo, inaaway tayo ng mga netizens. Bakit ito, pinapasusto natin, patay, parang mga tanga. Kasi kaya kami, like, umiiyak si Pokwang at saka si Kay Brosa. Kasi hawak ko si Pokwang, hawak niya si Kay. Inaalalahin namin. Tapos umiiyak sila. Eh si Chocolate kasi, meron siyang eksena lagi. Kunyari nagsasalita siya. Tapos hindi, kunyari hindi niya alam na may salamin o kaya may wall. Yung Chiquito acting niya. Paano? Mahilig siyang gumano. Chiquito. Tapos pagdating namin rito, nakita ko yung salamin. Bigla akong na-imagine na kapag si Chocolate, habang umiiyak kami, siya kumayan siya. Bumangon. Tawanan na kami lahat. Sila ulo ka kasi ginapa mo lagi yan. Kaya ngayon na nakikita ko. Kahit sa loob. Imagine nyo na kagaya si bakla o dyan sa loob. Tapos yung ngayon. Diba? Parang baliw. At saka sana, yung mga tao kami po magkakaibigan, pwede po kami maglaitan. I'm sure lahat tayo may mga kaibigan at pwede po lait. Kaya huwag nyo kami husgahan. Ganto kami mag-cope. Ganto kami magpatawa. At ganyan siya. Ayaw na sa inong unang-unang kanya. At mas malala siya. Kung alam niya lang. Ayaw niya ng seryoso. Nakita niyo nga yung hashtag niya sa akin, bahog bilat ni Pukla. At siya, kahit sa huli sa din puro kagagod, sabi niya nga, nung nagbibilyo siya, noon pa, mga in-passing na chikahan lang, gusto niya magpa-cremate. Di ba sinasabi niya? Gusto ko i-cremate ako. Ayaw ko nang libeng. Sabi niya, gusto ko cremate. Tapos yung abo ko, gusto niyo, gusto ko, ikalat yung sa malabo. Tapos yung pakain doon sa mga nakikiraw. Tarantado? Kaya tarantado, pero huwag kayong maglalala dahil masunuri kami, ginawa mo. Dami lang po yun. Hindi na si Chocolate. Actually, di ba sabi natin, baka medyo mahal yung pag-cremate. Baka pwedeng... Eh, nag-inquire ka. Mas oh, pwede pa yung Chocolate saan? Kasi... De, kasi hindi na natapos yung plan niya. Hindi. Diba? Kaya ngayon budget kasi na ano ba? Oo. Ang half-cook lang. Sa bahay na itutuloy. Tsaka sa Pantimanila gagawin. Tsaka may kasamang butter. Unang araw, nag-meeting-meeting kami. Lima kami. Kami nga ba? Tsaka si Sweet. Lima kami. May chat group kami. Tapos sabi na, paano natin sasabihin sa mga kapatid na ang gusto ni Chocolate, ipakrimate? Kasi parang unang balak nila, dadalhin sa Davao, tapos ililibing doon. Sabi, eh, sabi ni Chocolate cremate, eh parang ayaw ng ibang kapatid i-cremate. Pero yung isa parang gusto okay. Tapos sabi ni Pomo, o kung ganito na lang, para walang magawin. Yung kalahati, cremate, kalahati. Kaya nga half cook, para everybody happy. Parang gago itong mga kaibigan na ito. Tapos sa group up, kung makikita niyo ng mga basa, nahihiya po kami sa inyo. Pero yun ang gusto ni Bakla eh. Anyway, as sabi ko lang, what's this? Pagdating sa seryoso, ako mismo nakita ko si Bakla. Na 3 years ago, yung Yosemite, nagulatan ako binigmin ng champagne. Kasi mahilig lang na, oh, ako, ayaman! Kanina ako pa, sweet, ikaw pa sa shell ka naman, champagne. Wala ka na yung alam. Kanya-kanyang ano lang yan. Kung ako mayaman, di binibigay Lord lahat. Yes, joke. Ay, ito na nga. Siya, champagne, kasi yung paborito niyang inumin. So, bilhan nila siyang, siguro kaklasing na, for the first time, nila siya umiyak. Tapos ako siya nagkwento. First time yung kasi never siya nagkwento eh. Ano siya, uncomfortable, uneasy. Pagkwentuhan niya, parang kukwento ko ng seryoso sa buhay. Ay! Bala kayo dyan! Ganun siya. First time yung sinabi, nag-open up to ko sa death ng kanyang mama, mother, sa kanyang personal inner demons. Na nalashock ako kasi ako nag-open up din ako sa yung depression. Tapos bilang, siguro wala pa ko isang oras sa iyakan, balik ako na naman yung, parang nangyayas, sabi ko, kaya yun ang hindi ko makakalimutan bukod sa sandamakmak na katawanan. Pero yung moment na yun, yung isang oras na yun, nag-bear siya ng soul sa akin, hindi ko makakalimutan yun. Hirang-hirang. Sa akin, hindi ko makakalimutan sa kanya yun. Yung lagi kinikwento yun sa mall. Di ba? Yung malayo ako. Bakla! Bakla. Kita ko may nakagano na hanger, may damit. Yung may mga tassel-tassel, may mga lace-lace sa likod. Showgirl. Oh, sabi ko, ano gagawin ko dyan? Bilin mo. Akala ko naglalambing lang. Bilin mo na sa mamaya.
Tapos sabi, putaki na mo! Huwag mo nga ako inaalis sa mga kung ano sinusuot mo. Yung tinapapasuot mo sa akin. Hindi tayo magkakadaling personalidad. Alam mo, tawang-tawa siya. Nakikita niya raw yung mukha kung gaano ko kagalit. Yung pinipilit niya yung personalidad niya, kaparehas ko. Sabi ko, magkaiba tayo, joking. Maiksi ang buhok ko. Pero in fairness, medyo magkahawig kayo. Mahilig sa ganyan yan. Yung nakikita niya sa'yo, pag natuwa siya, gagawin niya sa sarili niya. Yung mga huling outfit niya sa Lafayette, di ba, puro look ko. Lace-lace, di ba? Pagdapagdahan. Kung anong buhok ko sa showtime, pagpunta ko siya sa Lafayette, parang buhok ko kanina sa showtime. Kung ano yung suot ko, suot niya din. Kaya lagi nagpupunta yun sa bahay ko. Tapos kukuha ng damit, lalo ko yung Star Magic Ball. Namaya, anong susunod ko sa Star Magic Ball? Ewan ko sa iba't stylist mo ba ako? Sabi niya, hindi, magpapamake-up pa ako. Yung parang may obligasyon ako. Hindi ko alam pa anong susunod mo. Tapos sabi niya, sige na, sasabihin ko naman ikaw nagdamit sa akin. Sabi ko, huwag na huwag mo sasabihin sa'yo sa mga tao, ako nagdamit sa'yo kasi for sure, ang pangit ng pagkakadala mo. Tapos sabi ko, bahala ka na. Sabi ko, sabi, kailangan ko ng leather shoes na lang. Kuha ka na lang ng leather na black dyan. Kasi bakla pumunta sa kwarto ko, pick-dick na yung bago kong lubutan na sa pangit. Nice! Yung may mga spikes. Nandiyan? Sabi ko, ay huwag yun bakla, kabibili ko lang yan, gagamitin ko yun sa GGB. Ay gagamitin ko sa ano to, sa Star Magic Ball, mas mahalaga to kaysa sa GGB. Sabi, bakla ka, hindi mo pwedeng ikunin niya. Sabi ko, may papahabol kita sa guard. Tapos sabi niya, o mamili ka, ibibigay mo sa akin to o magsasabu ako. Sabi ko, sige, iuwi ko na, huwag ka lang masyabu. Naging joke yan, pag pinapagalitan namin siya, sasabihin niya lagi. Anong gusto niyo? Iinom ako ng wine? O ano? O magsasabu ako? Panasok niya sa akin yan lagi. May ipapabili siya, gano'n. May ipapabili, pag hindi mo binili. Hindi kayo, ano? Ibibili mo o magsasabu ako? Ayaw mo, teka, nasa yung lighter ko? Naiimpo yung joke na katawain sila. Pag sila dalawang magkasama, ay, hindi po kasi yun. Poo ko late! Sa Universal Studio. Huwag na ang sakit sa kuwala yun. Gusto ko yun. Masakit sa alamunan yun, te. Sige, kwento mo maganda yun. Hindi, kasi doon ko nakita, natakot siya sa mga rides. Dinaan lang niya sa gano. Ang haba nung, let's watch this. Nabicho ko yun, eh. Manok ako, ayaw mo yung kwento, pingin tumayo. Ako na lang. Tumayo na naman si Kapla. Ayaw niya nang may delay. Naku, matatalak to, dahil. Hindi, kukwento ko lang yung aso niya kasi maraming dog lovers dito. Ako, may sinasabi ko sa kanya, huwag na mag-alaga ng aso. Nakakaya kaya mag-post ko mas cute sa'yo kayo. Sabi ko, bakla mas mukha pang tao sa'yo, alaga mo. Naguguluhan yung mga netizens. Sino ba nito pinapalong? Pero dalawa. Dalawa doon ay galing sa atin. Tama? Nakapal ang mukha, binigyan na lang kami ng bill. Wala kami gawa ko. Mga bakla, tag 12,000 ngayon. Nag-text mo na. Malapit na birthday ko. Ikaw, si Po, tsaka si Kay, bilan niyo ako ng bisyon. Wow. Sabi ko, huwag kang mag-ambisyon. Mahal yon. Basta, ito na. Bumili na siya. Si Laksa, abin? Si Laksa, so, si Chanel. Chanel muna. Magkita-kita kami, okay, ito, 15,000 tayo. Nanginigil na. Meron na kaming ano, agad. Tapos, bilan na. Ito yung pinaka siya si aso, namatay, di ba? Kasi si magkasama sila ngayon. So, siya effective doon kasi nga dog lover siya. Tapos, pinili mo siya ng bagong, ano siya? Golden Retriever. Super star ko na nakita. Crystal. Anong pang ayaw sabihin sa pangalan? Kasi, kunyeta, ang pangalan, Crystal. Ang pangalan ng anak ko, Crystal. Sabi siya, tarantado ka ba? Bakit yun ang pangalan? Wala kang magagawa. Ayun na talaga nakalangisan doon. Nakuha ko na ako ng pangalan. Ayun yung gusto nyo malapit eh. Huwag kang mag-ala. Ang bilis ng utak. Sabi niya, huwag kang mag-ala. Bibili pa ako isang aso. Ang pangalan, Rosas. Crystal Rosas! Tapos... Oh, ito na eh. Tapos sabi niya gano'n, oh sige, bigyan mo rin ako ng aso. Kasi first time, gusto ng anak ko ng aso. Huwag kang mag-ala. Matitira ko si Crystal. Matatado, paki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 pak
Tapos, pag nag-upload kami, hilig yung FaceTime. Di ba, bini-FaceTime yung mga aso? Ang ingay-ingay, eh, ano kami usually magkatabi. Parang tanga, Crystal! Untong ipakla! Naka-weird! Ganun siya kamahal, ganun niya kamahal yung mga aso. Pini-FaceTime po niya. Parang tanga lang. Oh. Ayun ako.
Yeah. Ano ba, joke-joke pa to? Kaya maganda siguro kung ano. Susunod ka? Huwag naman. Pero, huwag pinagpagtigil si Winnie Cordero. Pinagpagtigil ako kay Winnie. Tapos kanina yung taping natin sa... Huwag mo magbigay si Winnie Cordero. Kaya nakakatawa. Nag-taping kami ngayon ng magandang buhay, malarang yung bukas. Ako naman yung pagkakamali-mali. Alam niyo si Po, alam niyo si Pokey, eh misa Chokey, Pokey, huwag ng Pokey. Pag-upos mo na namin. Kahit alam mo kanina, kahit si Mariel, ang pinag-usapin namin si Chokey, po siya ng po, sabi ko, ano tama daw? Huwag na tayo mag-usap, kawawa naman yung isa. Lagi na rin nababanggit yung pangalan niya, lalagi siya yung natutukoy ng tigo, buhay pa man din. Anyway, yun lang po. Sana, I'm sure lahat kayo may kanya-kanya kayong personal na kwento. Sana meron kayong mga pinagdaanan sa kanya, masaya man o mga importante. Sana i-alawan natin yung mga sayang memories. Although talaga mahirap po tanggapin talaga. Kasi hanggang ngayon, hindi ako mukhang hindi pa rin mag-sink in eh. Ako, personally, hindi pa rin ako siya mag-sink in. Pag tinatanungan natin ba? Kasi ang saya pa natin eh. Kasi ang nakakapanghinayang yung... Kung kailan nasa peak yung saya natin bilang magkakaibigan, okay siya ngayon. Kasi okay ngayon si Chocolate. Natutuwa na nga rin ako kasi nasa bago natapos ang lahat, naging okay siya. Nabawi niya yung mga pagkakataong na sayang niya, na itumit niya yung mga pagkakamali niya, nagawa niya yung mga gusto niyang gawin sa tamang pamamaraan, nakuha niya yung mga taong hindi malalapit sa kanya noon, katulad yung mga bakla sa comedy bar, sa laughline at sa punchline. Mga inaaway niya. Madalawang case time, hindi kasi siya close sa mga bakla doon. Dahil si bakla, ang lala ng pagkabuli, lalo na sa mga bata. Kung ako, kasi kami dalawa yung seniors doon eh. Kung ako, natatakot sa akin yung mga bagets kasi hindi ako nagsasalita, di ba? Yung suplada ako, hindi ako friendly, hindi ako mapapansin. Si bakla, mapanakit. Di ba? Kaya ginaya ko, di ba? Sakit, di ba? Malalang mapanakit. Kaya nga dinimanda siya ni Atak eh, di ba? Na kaya si Atak nangingiramay na. Tingin ko na una. Joke lang. Pero, nung nabago niya yun unti-unti, hanggang sa naging love siya ng mga bakla na yun. Ngayon, every night, nakikita niya yung mga bakla after gig, lahat kami dito. Kasi talagang sincere. Nag-iiyakan kami nung gabing na wala si Chocolate, nakita-kita kami sa love line, oh. Birthday pa nung isang manager na pagkagano'n. Umiiyak kami kasi nasa punto kami ngayon na mahal namin si Chocolate. Kaya nakakatuwa kasi naigano'n, naikot niya yung buhay ngayon. Mula sa madilim hanggang sa napaganda niya yung sitwasyon, yung kondisyon niya, masayahin siya. Kaya nga pag sinasabi ko, bakit po kaya naman okay si Chocolate, nawala pa ang nauna. Pero siya naman... Eh, may nabasa ako sa ano, na kasabihan na sabi. Sa isang hardin daw, yung pinakamabango at pinakamagandang bulaklak ang laging nabibitas ng una. Kaya ngayon nangyari kay Chocolate, alam niyo na, hindi totoo ang kasabihan. Tsaka sa mga nagtataka po kung bakit mahal na rin yung punta ang tawag sa kanya kasi MNR. Yung po talagang tawag sa kanya kasi siya talaga sa comedy bar, siya yun, nag-isa yun, mahal na rin na siya talaga yun. Kami ang kanyang mga kawal, pinatawag. We are all sad na nandito tayo sa ganitong pasyon, pero somehow I'm so happy. Kasi ang dami namang pinagdaanan itong taong ito. Alam naman natin na ang daming pinagdaanan ng sakit. Ang daming pinagdaanan ng... Hirap, dagok. Na hindi siya nagsalita. Ang daming lows. Hindi kasi mareklamo yun. Hindi yan reklamado eh. Ano yan eh, siya yung, kahit na alam mo yung hirap na siya, hindi niya nilalabas na, iitin mo ko dyan. At ang daming na rin namang napasaya. Milyong-milyo. Sobrang daming napasaya. Kaya, okay na rin, napahinga ka na. Okay ka na dun. Bago pa nga siya mawala. Kasi, nagpunta ako ng Japan. Pero bago ko pumunta ng Japan nung isang araw, Bago pumunta ng Japan, pinunta ko siya sa Laughline. Kasi sabi ko sa kanya, nag-pitching sa Star Cinema, tapos kasama ko ulit sa pelikula. Kasi lagi ko binibigay sa kanya yung balita na yun, para happy siya. Tumataas ang moral niya pag nalalaman niya kasama siya sa pelikula. Tapos sabi niya, ikaw puro ka pelikula. Tsaka na yung pelikula, bigyan mo muna ako ng bagong sapatos at damit. Sabi ko sa kanya, bakit na naman? Saan mo gagamitin? Basta kailangan mo ng bagong sapatos at damit. Sabi niya, pupunta ako sa bahay mo. Sabi ko, wala ako, pupunta ako ng Japan. O sige, pagbalik mo na lang galing Japan, hindi na ako natawag sa'yo. Basta pupunta na ako sa bahay. Kaya kinakabahan ako kasi baka ngayon niya kunin. Ngayon niya pala kailangan yung bagong sapatos at damit. Pero
seriously, I'm sad because we all lost a friend. Someone who's so dear to us. Pero okay na rin para sa taong mahal natin na magpahinga na. Kasi okay, nakakota naman na siya eh. Ang dami na siyang napagsipinan. Ang dami nilang napasaya. Nakuha niya na rin lahat ng gusto niya. Diba? Nag-viral na din siya? Oo. Let's watch this. Wala. Ang ina-expect ko nga, mas mauunang mawala yun eh, yung kalaplapan niya. Kasi ang tatay yung traumatose yun eh. Nasa ICU. Kaya, siguro hindi niya naman ipagdadawa kung hihilingan namin kayo na. Sa pagkakataon ko, palakpakan lang natin si Sean. Sa lahat ng masasalang buhay ko sa ate, sa lahat ng mga masasalang agaw ko ay niya, yung mga ginawa niya, parang patawanin lang tayo lahat. Siya talaga ang, for me, one of the greatest comedians. Ako talaga siya number one. Yes. Number one. Number. Hindi ko alam, mag-away tayo kasi number 2, 3 po. Pero sa akin, siya po talaga. Eh, Alexis, hindi wala akong pakialam. Kahit saan, i-google nyo pa. Lalo siya sabihin, siya talaga yung pinaka-nakakatawang